Hello, hello, welcome back to my channel, Chai Access Vlog. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat na nanonood sa akin ngayon. Ang gusto ko pong i-share ngayon sa aking video ay ang aming experience kung paano kami nakarating dito sa UK. Ito po ay tungkol sa lahat ng may mga asawa sa UK na gustong kunin ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang mga asawa nila ay nasa under UKVI Tier 2 Migrant Visa General. At ang magiging visa ng family nila pag kinuha nila sa Pilipinas ay PBS Dependent Visa. PBS stands for Point-Based System. Yan po. So, sana makatulong tong videong ito sa inyo sa mga naghahanap ng requirements or step by step kung paano ayusin ang kanilang mga requirements. Unang-una po na step 1 na aming ginawa ay humanap kami ng immigration manager. Pwede rin kayong pumunta. Kung kayo ay walang manager or immigration manager, pwede po kayong mag-direct. Yung family nyo po, pwedeng mag-direct sa BFS Global Center sa Makati, sa Pilipinas, kung saan sila yung partner ng UKVI immigration dito sa UK. Or by online. In our case, kasi to less hassle, pag-aasikaso ng family sa Pilipinas namin, sa Pilipinas at sa mister ko, kumuha na kami ng immigration manager. Aming immigration manager na nakuha, since ang aking husband is direct hire from UAE, sila na rin yung kinuha naming immigration manager or consultant or agent in other terms na pwedeng tumulong sa'yo or mag-assist tayo para maasikaso mo yung mga requirements. Yun yung step 1 na ginawa namin. At yun kasi yung immigration manager na kumuha din sa mister ko sa UAE. And then, you discuss the payment terms sa immigration manager mo and other etc. kung ano man ang dapat mong itanong sa kanya. And then, after nyan, kung nakapag-usap na kayo at gusto niya nang mag-proceed, our case, tatlo kasi kami na kailangan kunin kasi I have 2 kids. So, for the price of 3, binigyan niya kami ng discount na for the price of 2 lang. So, step 2. Ito na yung step 2 na ginawa namin. Yan yung gather all the personal documents ng family mo sa Pilipinas or ikaw na family na kukunin ng iyong mister. Yun yung unang-una, of course, the passport copy, old and new. Make sure lang na it's 6 months or more valid siya before the expiration date. And then, it's better na na-scan mo ang old and new passport mo, i-ready mo to scan the entry and the exit kung saan bansa ka man nakarating, kasama yon. And then, number 2 ay ang marriage contract mo. Yan sa dapat na i-prepare mo. Number 3, birth certificate original. Of course, you have to scan it also. It should be PSA. Kailangan na galing siya sa PSA. And then, proof of relationship. So, let me discuss this for passport copy. Yan yung old and new. Scan mo yan. Original scan. And then, entry and exit. And marriage contract and birth certificate. Yung time na yan, ang kinuha namin yan ay galing sa PSA. Pero ako, ginawa ko, pina-authenticate ko pa yan sa DFA. And then, number 4, yung proof of relationship. Yun yung mga kailangan mo i-provide yung mga evidence na kayo ay mag-asawa talaga. Wedding pictures, chat nyo, latest conversation sa WhatsApp, Messenger, kung saan man kayo nag-uusap. Mga screenshot nyo, and then family pictures. Choose ka dyan ng kahit ilan. Namili lang ako talaga ng wedding pictures
baby na may mga nahawak namin ng mga anak namin na maliit pa, na nanganak ako hanggang sa meron kami sa pinaka-latest namin magkasama ng Mr. Ko na lumaki na sila. And then yun nga, yung sa WhatsApp na conversation, namili lang rin ako. And then sa screenshot, since mas madalas kami nagbi-video calls, eh may mga screenshot kaming pictures na nag-uusap. So sinama ko yun. And then, step 3. Step 3 na tayo. Once na nag-gather mo yan, step 3, ipasa mo yan sa iyong sa immigration manager mo. Yun, once na napasa mo na yan, lahat na scan mo at naipasa mo sa kanya, bibigyan kanya ng questionnaire. Yun yung step 3 na sinagutan namin. Nakasama dun yung mga information, personal information mo, details about your parents, birthdays, and then medical history, and then may mga other question pa doon na related doon sa mister mo at sa iyo at sa kids mo. And then once na sagutan mo na yan, napilapan mo na yan, send mo ulit ito sa immigration manager mo. And then step 4, ginather na namin yung mga documents na required na ibibigay ng mister mo, na manggagaling sa mister mo. Yun yung unang-una. Apat yun. Unang-una, certificate of sponsorship. Number 2, letter of consent or consent letter. Number 3, maintenance letter or funds letter. Number 4, yun yung passport copy, BRP ID card ng mister mo. Yun, yung apat na yun. Yung certificate of sponsorship, yung documents na yan, meron na dapat yung mister mo nung pumasok siya dito sa UK. Manggagaling sa kanya yan. Yan ang ibibigay niya. And then, letter of consent, kapag may mga kids ka, ito ay both signed by parents, sign ng mister mo at sign mo din. And then, maintenance or funds letter, ito yung bibigay ng company sponsor ni mister na to prove na mayroong funds si mister pagdating ng family niya dito sa UK. And yung number 4, yun na nga yung passport copy ni mister at saka ng copy ng BRP card ID. And then, step 5, yan ang huling gagawin namin na requirements ay yung tuberculosis screening. Yun yung medical certificate na dapat naming matanggap at yun ang dapat naming asikasuhin sa Pilipinas. Since Philippines tayo, required natin na magpa-TB test. Unlike sa UAE, hindi na kailangan ko ang family mo ay manggagaling sa UAE na Pilipino, hindi na nila hinahanapan ng TB test or medical certificate na you are clear from tuberculosis. So, anong ginawa namin dyan? Paano kami nakapunta dyan? Paano namin nakuha yung certificate na yan? Ang unang ginawa namin, punta ako sa website ng IOM. IOM stands for International Organization for Migration Health Center. Makikita mo doon yung pinaka-address nila and contact details. Nakalagay na kailangan mo siyang i-message. Ang mangyayari, iti-text mo sa kanya yung available date na gusto mo, and then they will confirm to you kung available ba yung date na yun sa kanila. Or else, they will give you other date na pwede kang pumunta. And then, bago ka pumunta doon sa appointment date mo, kailangan may dala kang passport copy din, photocopy of course, and the passport original. Alam mo na dapat yung address ng asawa mo at ang telephone number dito sa UK. I suggest dapat sa ulo nyo na para hindi na hassle na maglabas-labas pa at hanap-hanap pa ng address at telephone number. Kasi mayroon kayong pipil up ang form once na nakapunta na kayo doon. Kailangan agahan nyo kasi mahaba ang pila sometimes. Yan. By numbering din. So, kung ang time mo ay 9, so dapat before 9 nandoon ka na rin. And then, after nan, step 6. So, once na nag-gather mo na lahat ng documents na from step
2 hanggang step 5. So, number 6 na tayo is document submission. So, kailangan isubmit mo na siya kay immigration manager. Once na-submit mo na siya kay immigration manager, i-review na siya ni immigration manager, and then do-double check nila kung lahat ng documents na yun ay okay. Magbibigay ngayon si immigration manager sa iyo ng account at password. Once na nagkaroon ng account and password na ibibigay sa iyo na i-online mo, yun na yung step number 7. Anong gagawin mo dyan? I-online mo siya. Pumunta ka sa website ng UKVI at doon mo siya bubuksan. And then, once nagbukas ka, makikita mo doon ang lahat ng niskan ni immigration manager. So, it's time for you also to review ng documents to double check kung lahat ba ng binigay mo ay nai-upload niya. Makikita mo rin doon. At magkakaroon ka rin ng time na i-check kung yung mga name and ano is misspelled or anything. And then after nyan, ipipayment mo na. Yun na yung process ng payment sa IHS by online. Payment online. IHS stands for Immigration Health Surcharge. And then service. So sa isang member na babayaran mo sa IHS ay binayaran namin ng time na yon is $1,620. So, equivalent of £1,297.97 sa isang tao. And then, pipili ka ng service, standard, priority, or premium. So, in our case, pinili namin yung standard lang. So, it means ang aming application ay magkakaroon ng result after 15 working days. So, hindi namin siya priority or premium. At yung standard service na yon ay nagkakahalaga siya ng $626. So, equivalent mo siya sa pounds is $501.56. And then, after that, once na you're done paying it online, mag-email ka kay immigration manager na tapos mo na siyang bayaran, send mo rin sa kanya yung resibo na natanggap mo or email receipt na galing sa UKVI sa portal na yon, at bibigay mo sa kanya yung IHS number. Kailangan kasi ni immigration manager yon. Step 8, makaka-receive ka kay immigration manager na meron ka ng appointment date sa BFS. Yung BFS, yun na yung bibigay mo yung passport mo, old and new. Once old and new, kailangan, huwag mo siyang i-stapler. Kailangan mo siyang rubber. Yun lang yung yung rubber, iyaano mo sa back and front ng latest and new. Ayaw nilang ipa-stapler yun. Dala-dala mo dapat sa BFS Global Center yun sa Makati. And then, kasama ng mga passport mo, syempre yung lahat ng original documents mo at photocopy ng mga documents na sinubmit mo online. Kasi kailangan, baka kasi malabo ang pagkakaintindi nila dun sa sinubmit online, pwede ka nilang hingan ng copy ulit, ipa-scan mo sa mismong BFS Global Center. And then take note lang, at pag nagpa-scan ka ulit doon, merong additional payment. Yes, bawat scan mo sa documents ay may additional payment, at yun ay mahal. Mahal siya. Once na nandun ka na, bibigyan ka ng number and then tatawagin ka at kakausapin ka na ng officer, etc., etc. I-double check nila yung account mo at mga scan mong loan, etc., etc. And then, tatanungin ka kung mag-a-avail ka ba ng text to inform you na dumating na pabalik yung passport mo. Siyempre, pag nag-yes ka, may additional extra charge na naman. So, in one person is 150 pesos. And then, after nyan, tatanungin ka din nila kung pick up or delivery.
extra charge again kapag delivery. Pinili ko is pick up kasi excited ako makita agad. Kapag delivery kasi, 3 to 5 working days pa bago makarating sa'yo yung passport mo. And then after that, waiting ka na lang ng 15 working days. Ako, kasi standard yung kinuha namin. So, 15 working days dapat bago magkaroon ng result, pabalik yung, or text, or UKVI na mag-message sa'yo. Or yung BFS, pabalik sa'yo na dumating na yung passport mo. 15 working days, hindi kasama ang Sabado at Linggo or holidays sa Pilipinas. Sa 15 working days, of course. Step 9, yan na yung time na may nakareceive na ako ng text para kunin ang aming passport sa BFS. So, bumalik ako sa BFS at kailangan dala-dala mo yung resibo na binigay sa'yo sa BFS nung time na pinasa mo ang iyong passport. Kasi hahanapin nila yun sa'yo to receive your documents or passport. Luckily, I'm expecting 15 working days bago magkaroon ng result. Naka-receive agad ako ng text after 6 working days. Yan. 6 working days lang na naka-receive na ako ng text para kunin ng aming ano. So, but it doesn't mean na kapag nag-text na set dumating yung passport mo, ay approve ka na kagad. So, you have to check. Once na binigay sa'yo yung naka-sealed na passport sa loob ng envelope, tatanungin sa'yo, kailangan mo i-open yun sa harap nila na yun ay passport mo nga. Kasi gusto nila mo na passport mo ngayon. And then, you will check. Pagbukas mo, makikita mo may letter kang matatanggap kung declined, rejected, or approved ang iyong application. Luckily again, ang ine-expect naming ma-approve ay naging successful ang nakalagay doon. At nakita namin sa passport ko at sa mga anak, sa anak ko na mayroong naka-attach sa loob ng passport na multi-entry visa. Meaning, yun yung visa na binigay nila na kailangan makaalis ako ng bansa o makarating ako ng UK within 1 month. Yun. Yun na yung pinaka- step 9 na nangyari. And the lastly, step 10, syempre ay once na na-receive mo na yung approved visa mo, ay kailangan mo nang kumuha ng ticket at mag-ready ng iyong mga bagahe. In my case, bago pa lang magsimula ang aming application, naka-ready na ako ng maleta, na tatlong maleta. Sa tatlong maletang yon, sa oras ng pag-alis namin, naging dalawa na lang at hindi na punong-puno. Kasi natakot ako na ma-overbaggage ako at dahil napakamahal. Ang kinuha naming airlines is Emirates at ang mahigit 5 kilo mong sobrang bagahe ay nagkakahalaga ng 5,000. 5,000 plus. Pag sumobra ka ng 5 bagahe, sa Emirates is 30 kilos per bagahe. Kapag lumampas ka ng 10 kilo naman sa iyong bagahe ay 13,000 plus ang magiging bayarin mo sa airlines. Kapag so, ang nangyari, yung ibang mga gusto kong dalhin ay naiwan sa Pilipinas. And that's it. That's all. Sana katulong sa inyo ang aking videong ginawa. Welcome to the UK, United Kingdom. Happy na to hubby. Hug your hubby and kiss your hubby and happy celebration. Celebration. And that's it. Thank you for watching. Sana makatulong sa inyo. Bye-bye!